morning! This is Simply Ellie. And for today's video, ang gagawin natin is i-unbox ko yung nabili kong dashcam. So, matagal na ako naghahanap ng dashcam na madali i-install, yung kayang-kaya natin, na hindi tayo mag-aabala na pumunta pa sa Casa para ipa-install. And ang nang brand na nabili ko is this is Xiaomi Mi Dash 1S. Ayan. So, dashcam siya. Plug and play lang siya. So, sa cigarette lighter mo siya ilalagay para sa power supply niya. So, i-unbox natin siya. Nabili ko siya for 2,990 pesos only. Pero hindi pa kasama yung memory card niya kasi hindi siya gagana pag walang memory card. So, maglaan na rin tayo or nagbayad din ako or bumili rin ako ng memory card for 1,400 for 64 GB. Pwede din naman daw na 32 GB lang yung ano, yung bili natin kasi auto ano naman siya, auto delete naman siya once mapuno na yung storage natin. So, i-unbox natin siya. And ayan, medyo naninibago ako kasi bagong channel natin to. So, wala na yung dati natin channel. So, nagbumuo ako ng bago. And if you are interested at naghahanap ka rin ng affordable na dashcam na kayang-kaya ng bulsa natin and easy to install, easy to use, ayan, so, samahan nyo ako sa pag-unbox ng Xiaomi Mi Dashcam 1S. So, itong nabili ko is inopen na rin naman to. Tinesting din naman namin doon kasi hindi ko to bibilin nang hindi matetesting. So, meron siyang 7 days replacement. Kaya, i-unbox na natin siya. Actually, i-share ko sa inyo kasi nakabukas na rin naman siya kasi hindi naman tayo bibili ng mga gadgets sa store kung hindi naman natin siya ipapatesting. So, after ko sa inyong ipakita kung ano nga ba yung mga kasama ng package ni Xiaomi Mi Dashcam 1S is i-install natin siya. So, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ba siya i-install kasi kahit tayo kaya-kaya natin siyang i-install. Ang nakikita ko lang na mahirap pag in-install natin to ng sarili natin is yung kung paano natin itatago yung mga wirings dun sa gilid-gilid para hindi naman siya maging pangit tingnan sa loob ng kotse natin. Pero sa mga napanood ko, tsaka based din dun sa binilan ko, kayang-kaya naman siya itago dun sa gilid-gilid ng ating, ayan, sa salamin dun sa harap natin ng kotse natin. So, i-unbox na natin siya. So, pag binili mo to, again, 2,990, yung mismong dashcam pa lang niya. Pero bumili ako ng memory card. So, yung memory card na binili ko is 64 GB na siya, which is cost 1,400. Kasi hindi natin siya matetesting dun sa store kung walang memory card. So, eto siya. Ayan. So, this is Mi Dashcam 1S ni Xiaomi. Ayan, Xiaomi. Sa store talaga ako bumili. Plano ko talaga sa Shopee. Kasi may mga voucher na mura. Tapos, meron din namang... I mean, may mga voucher na pwede kang gamitin para makamura. At malilesya siya dun sa 2,990. Kaso, inisip ko, pagka sa online ako bumili, baka mamaya may problema, basag, or hindi siya working, masyadong magiging abala para isoli pa natin. Mamaya, hindi pa siya pwedeng isoli, or hindi tanggapin or hindi responsive si seller. So, nag-decide ako sa store na lang siya. So, nabili ko siya sa SM Cabanatuan sa mismong Xiaomi store. So, nakalagay din dito ang power supply niya is in-car cigarette lighter dun lang sa pinakababa doon. Pagkaya, makikita mo siya pagka sa ilalim siya ng stereo. Ang sasakyan kong gagamitin or ang paglalagyan ko nito is the Wigo, yung Wigo na automatic. Doon ko lang siya ilalagay. So, ang battery capacity niya is 470 mAh. Product name niya is Mi Dashcam 1S. Ayan. So, i-unbox na natin siya. Kaya nga lang sinabi ko, binuksan na namin siya dun sa mismong store para matesting. So, bubuksan na natin siya dito. Ayan. So, napakaganda ng packaging ni Xiaomi. Talaga napaka-elegante. So, pagbukas mo, ang makikita mo kaagad is yung pinaka-unit na niya. Ayan. So, ganyan lang siya kalaki. At napaka-elegante ng kanyang itsura. Para siyang ano eh. Matte. Ayan. Handy lang siya. Maliit lang. Kasi kaya ko din naman to nagustuhan na maliit lang siya. Hindi siya magiging sagabal habang nagda-drive ka kasi maliit lang siya. So, hindi ko ginusto yung malaking dashcam na feeling ko makakakatch na attention ko while driving. So, this one is, ayan, kung ayaw mo nang maaabala ka or magiging distraction siya while nagda-drive ka, this one is good. Ayan, napakaganda niya. Ayan, napakaganda ng itsura niya. So, matte type siya.
Ayan. So, sa taas, dito mo i-insert yung pinaka-cord para magkaroon ka ng power supply. Tapos, ito naman yung pagkabit mo doon sa pinaka-suction niya na gagamitin mo sa car mount niya. Ito naman yung iyong on and off. Tapos, dito sa gilid, dito mo naman ilalagay yung memory card. Ayan. So, naka-insert na yung memory card natin, which is the 64 gig. Ayan, para matagal-tagal. So, sabi din dito, ito daw is naka-auto-delete. I-auto-delete niya once na mapuno na yung storage mo, which is good. Hindi na siya abala para ikaw pa rin yung mag-delete. Tapos, meron na siyang, may personal hotspot na siya. So, may apps tayo na i-install. Ayan, which is naka-install na siya sa akin. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Or mamaya, sa susunod nating mga clips, kung paano ko siya na-view, paano ko na-view yung mga clips na nakukuha niya, yung mga nare-record niya. So, ayan ang itsura niya. After that, ayan. Susunod, syempre, hindi mawawala yung kanyang manual. Tapos, meron din siyang film na kung saan ito daw yung makakatulong para sa init, lalo na pag nasa Pilipinas ka, diba, sobrang init. So, ito yung uunahin mong idikit dun sa pinakasalamin, sa pinakaharap ng salamin ng kotse mo, kung saan mo siya gagamitin at kung saan mo siya ilalagay. Tapos, ito yung pinaka, para siyang suction pero hindi, kasi naka 3M, ano siya, tape siya. Ito yung madikit na tape. Ayan, ititape mo siya dito, meron namang guide, meron bilog dyan. Ayan, so ididikit mo siya, tsaka mo i-attach itong pinaka dashcam. Ayan. Then, ang kasama pa, ang inclusion, meron ka pang extra na pandikit. And, itong wire. Yung wire, USB type din siya. Kagandahan din itong brand na to. Kung gusto mo na habang naka-park, is naka-under siya. Kasi ang mga usually naman talaga, ang dashcam is, once na in-start mo lang yung engine mo or yung sasakyan mo, at kung kailan mo lang gagamitin yung sasakyan mo, tsaka lang siya mag-turn on, tsaka lang siya mag-record, tsaka mo lang siya mapapakinabangan. Pero itong Xiaomi, pwede mo siyang gamitan ng power bank para habang naka-ikaw. Kunwari, feeling mo hindi ka safe dun sa lugar na yon, pwede kang gumamit ng power bank, i-attach mo lang siya, ihayaan mo lang siya na naka-on, automatic on naman siya, is mare-record na niya kung ano yung mangyayari sa paligid niya. Kaya ko rin siya nagustuhan. And after that, ito yung power supply niya. Ito yung ilalagay mo. Usually naman tayo, di ba, may mga charger tayo sa kotse. Gumagamit tayo ng power supply na lang gagaling sa cigarette lighter. So, ayan. Lalagay lang natin yung USB dito. Iko-connect dito. And ina-attach lang natin siya sa pinaka-kotse natin. So, ayun lang yung laman niya. Tapos, meron pa palang isa. So, meron dito, ito daw yung pangtulong sa atin para maitago natin yung mga wiring sa gilid-gilid ng sasakyan natin. And ipapakita ko sa inyo, pag gagamitin na natin at pag i-install na natin, kailangan ko na siya i-install kasi para dun sa 7 days replacement. So, pag bumibili ako ng mga ganito, ng mga gadgets, as soon as possible talaga, ikinakabit ko siya. So, pagkayari ko itong i-unbox sa inyo, pakita sa inyo, is ikakabit ko na siya. Para kung may problema man, is maibabalik natin. So, yun yung may advice ko sa inyo pag kayo ay bumibili ng mga ganitong klaseng mga gadgets. So, ayun. So, again, super happy ako dito sa dashcam na nabili ko. And I'm so excited na install na siya sa aking sasakyan. Kasi sa Pilipinas talaga, sobrang hindi lahat ng driver ay disiplinado at hindi mo rin naman hawak lahat ng mga pwedeng mangyari sa araw-araw na nagda-drive ka. Lalo na ako, lagi ako nasa lansangan, lagi ako nagda-drive, lagi ako lumalabas, so kailangan ko talaga siya. Again, this is for 2,990. At baka isunod ko na lang yung videos ng paano siya i-install kasi para hindi masyadong mahaba yung videos natin. Ayan, so thank you guys for watching and if you are interested para sa susunod nating video, paano siya i-install, at sa mga susunod pang upcoming videos natin sa channel na to, please guys, don't forget to subscribe at huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos. Thank you again guys for watching. Again, this is my new channel and pasensya na kayo kung bakit ganito yung boses ko. Soon, mag-upload ako kung bakit ganito. Under medication pa rin ako sa aking chronic allergic rhinitis. Yes, chronic na siya. At
pinagdadasal ko na sana hindi tayo umabot for operation. Ayan, para na lang din alam ninyo kung bakit ganito yung boses ko. So guys, thank you. Bye-bye.